What's up guys? This is Behind the Kin and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, pag-aaralan natin kung ano yung mga benepisyong dapat mo ma-avail kung ikaw ay isang empleyado. So lahat ng mga benefits na dapat na-receive mo sa iyong employer ay i-discuss natin. Ang reference natin dito ay yung Workers' Statutory Benefits as of 2022 of the Department of Labor and Employment. Ililink ko sa bandang ibaba or sa description box detailed list ng mga benefits na pwede mo ma-avail kung ikaw ay isang empleyado na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. So bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, by the way, this is Kin, your HR slash vlogger. So gumagawa ako ng mga informative videos tulad nito, mga government mandated benefits, travel ideas, tips, at iba pa na kapupulutan nyo ng aral. Kung gusto mo ng mga video na yon, huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba, at mag-subscribe para maging updated ka sa aking susunod na mga videos. So, without further ado, let us now begin. So, ano-ano nga ba ang mga benefits na pwede mong ma-avail bilang isang manggagawa na nagtatrabaho dito sa ating bansa, ang Perlas ng Silangan, ang Pilipinas? So, bago natin umpisahan yung mga benefits na dapat nyo ma-avail as employees, discuss muna natin yung two types of payment in which employees are being paid. Ito yung pinaka-common na dalawa. First is yung daily paid employees. Daily paid employees are paid on the actual day na pumasok sila or sa mga araw na hindi sila pumasok na regular holiday. And yung pangalawa naman, ito yung tinatawag na monthly paid employees. Ito yung binabayaran sa araw na pinasok nila, kahit yung day off, special holiday, regular holiday, ay bayad. Yun yung tinatawag na monthly paid employees. Pero syempre, may iba pa rin ways kung saan binabayaran si employee. Ito lang yung mga common payment terms. Meron din kasi mga manggagawa na binabayaran per piece ng trabaho nila. Meron din namang commission base. So pag-aaralan lang natin or i-discuss lang natin yung most common types of payment na binabayaran ang isang employee. So start na natin yung first benefit na dapat ma-avail mo. First ay yung minimum wage. So bawat region dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang minimum wage na sinusunod. So effective na noong June 4, 2022. For example natin yung NCR or yung Metro Manila. Ang minimum wage nila effective June 4, 2022 ay magiging 570 na ang minimum wage per day kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Pero, syempre may classification pa rin yan. Hindi porket dito ka nagtatrabaho sa Metro Manila ay automatic na na-qualified ka for the 570 pesos na minimum wage. Yung 570 ay exclusive lang yan para sa non-agriculture industry na employing more than 15 employees. So, kung nasa agriculture industry ka, plantation or non-plantation, meron ka lang, ang minimum wage sa inyo ay 533 pesos. Then, para sa mga retail industry, 15 katao pababa ay under pa rin siya ng 533 pesos. So, iba-ibang minimum wage per region. So, bakit nga ba may iba-ibang minimum wage per region? Siyempre, dahil sa cost of living. So, pero siyempre, ano lang yung mandated wage increase, yun lang din ang susundin ng iyong employer. So, mandated wage increase varies per region. So, for the second benefit na dapat mong ma-avail, ito ay tinatawag na holiday pay. So, may dalawang type or klase ng holiday na tinatawag. First is yung regular holiday, kung saan babayaran ka kahit hindi ka pumasok sa araw na yon ng 100% ng iyong salary. So, may rules for the regular holiday pay. So, for example, hindi ka pumasok sa araw ng regular holiday, dapat present ka on the day before the holiday, sa araw bago mag-holiday. So, for example, ang holiday ay fall on Friday, dapat present ka ng Thursday. So, pag pumasok ka naman on a regular holiday, automatic times 200% ang magiging rate mo for that particular day. So, ano naman, for the second type naman ng holiday ay yung tinatawag nating special holiday. So, ito naman yung special holiday, pag hindi ka pumasok sa araw ng holiday,
automatic no work, no pay yun. So pag pumasok ka naman sa araw ng special holiday, automatic meron kang plus 130% na additional doon sa iyong salary. Yun yung pinagkaiba nila. So yung pangatlong benefit na dapat mong ma-avail ay ang tinatawag na premium pay. Ang premium pay refers to the additional compensation for work performed within 8 hours for non-working day or special days. Ito yung pagpumasok ka sa araw ng iyong rest day. So, pagpumasok ka sa araw ng iyong rest day or day off or during a special holiday, meron kang 130% sa iyong salary. Next benefit ay yung overtime pay na tinatawag. Overtime pay refers to the additional compensation or payment for the work performed beyond the 8 hours duty. Syempre, excluded doon yung lunch break natin. Bago ka mag-render ng overtime, make sure meron kang advance notice na mag-overtime ka. And it must be approved. Kasi meron namang ibang employees, yun nga, ina-assume na once na nag-render ka ng more than 8 hours duty sa loob ng isang araw, ay automatic mababayaran ka ng overtime pay. Kasi subject for approval pa yon kung ano yung ginawa mo for that particular day para mabayaran ka ng additional 125% ng iyong salary or yun yung computation for the overtime pay. Ang next benefit naman ay ang tinatawag na night differential under Article 86. So what is night differential? Night differential is an additional compensation, often 10% of employees' regular wage per hour of work performed between 10 p.m. or 10 p.m. to 6 a.m. So, pag nagtrabaho ka ng, say, 10 to 11 p.m., you are entitled to 1 hour night differential pay na 10% ng salary mo. Pag nagtrabaho ka from 10 p.m. to 6 in the morning, doon ka pwede mag-apply ng night differential pay, which is additional 10% ng iyong hourly rate. Ang next benefit naman ay yung tinatawag na incentive leave or benefit under Article 95. So ito naman ay binibigay sa every employee na nag-rendered or may length of service na at least 1 year na sa company. So binibigyan sila ng 5 days service incentive leave na tinatawag or yung paid leave na tinatawag. So dapat meron kang at least 1 year length of service sa iyong current employer para makapag-avail ka nito. So benefit naman ay para sa ating mga female employees na nabuntis. Ito ang tinatawag na maternity benefit. Meron lang 78 days for cesarean and 60 days for normal delivery. Ngayon, dahil sa Expanded Maternity Leave Act, ay pwede ka na mag-avail ng up to 105 days na maternity leave regardless kung normal delivery or cesarean ba yan. Then, additional 15 days kung ikaw ay solo parent. Then, doon sa 105 na yon, pwede mong i-allot yung 5 days sa iyong partner or sa iyong kinakasama. Benefit na yon, yung maternity benefit, ay binibigay ni SSS na ina-advance ni employer nyo. Next benefit and the last benefit for this video, kasi part 1 lang to, ito yung para naman sa mga tata. Unlike sa maternity leave na pwede kahit kasal or hindi, yung babae or nabuntis lang, pwede mag-avail ng maternity leave. Sa paternity leave naman ay iba. So sa paternity leave, kailangan kasal yung lalaki doon sa asawa niyang manganganak. Meron siyang 7 days na pwedeng i-avail na benefit na tinatawag na paternity benefit. So ito ay bukod pa doon sa pwedeng allotted na 7 days galing sa SSS ng kanyang asawa. If ever man na yung asawa niyang manganganak ay isang SSS member. So yung 7 days paternity leave ay si employer ng mister or si employer ng male member ang magbibigay, hindi si SSS. So, 7 days lang siya or 7 days paternity leave benefit na gagamitin syempre pag yung asawa niya ay manganganak. Ang requirements nito ay syempre birth certificate and marriage certificate na yung lalaki nga ay kasal. Since required nga nakasal yung lalaki para makapag-avail ng
paternity benefit. So, dyan na nga nagtatapos ang part 1 ng ating government-mandated benefit. So, yung ibang benefit ay madidiscuss sa part 2 ng video na ito.